So next is, what is the impact of social media on Filipino people? So ito po ano, social media and politics. In the Philippines, social media has a big factor that can help a politician to know and to promote their campaign. It can boost their name through the use of social media and help people to know the candidate they voted for. So malaki raw pong impluwensya, para malaki raw pong impluwensya ng social media pagdating sa politika, kasi pwede i-promote ng mga politiko yung mga sarili nila through the use of these platforms. Okay? So yun nga lang, minsan na abuso. Kasi dahil nga po sa panahon ngayon, ang mga tao kasi minsan may babasa lang sa social media tungkol sa kanilang iniidolong politician or personality, pinaniniwalaan na kagad nila. Okay, so for example, meron silang ayaw na politician or ayaw na personality na may nakita silang social media post regarding dun. So, niniwala agad sila na totoong ginawa nitong politician na ito yung nakasaad sa isang social media post. Hindi mo lang nila binavalidate kung totoo ba or hindi yung nabasa nila. Okay, so dahil nga syempre, kulit sila dun sa taong nakikilala sa social media. So, paniniwalaan na agad nila yung nakita nila without validating or any proof. Okay? Hindi kaya may nakita silang isang social media post regarding naman sa kanilang favorite or iniidolong politician. Okay? So, paniniwalaan agad nila without validating the facts kung tunay ba na, halimbawa, nagawa niya itong bagay na ito, kagaganda ng isang bagay. For example, siyempre sa social media kasi ang mga politiko binibuild up o nagkakaroon ng image building. For example, may nakita sila sa isang social media post na merong isang politician na namumuhay ng simple, nakahiga, tapos merong kulambo na nababalot sa kanila. So syempre, yung mga taong makakakita rin sa post na yon is kalain, wow, namumuhay si ganito, isang politician na simple lamang, katuwa naman, okay, mga tipong ganun. So para bang hindi malang na nila naisip na baka naman ito yung for ano lamang, for photo ops, okay? So hindi malang na nila naisip na, teka, baka naman photo ops lang ito or scripted. Hindi po, parang naniniwala agad sila na yun talaga yung setup pag yung politikong is nasa mga bahay nila, diba? For example naman, nakita lamang na yung kanilang favorite politician is nagtatayim ng puno, halimbawa, nagtatayim ng seeds sa isang lupain, tapos makikita ng mga fans niya or ng kanyang mga supporters, no, nakatuwa naman si ganito, si idol na nagtatanim ng puno, mga kalikasan. So without validating na baka naman nagpa-picture lang yon na nagtatanim, tapos after yung ka-picture alis na, yung mga tipong ganun, di ba? So hindi man lamang pina-validate kung meron bang sapat na proof na nangyari talaga yung mga bagay na yon, na hindi man na hindi scripted or hindi for photo ops lamang. So, ayan. For example, mayroong isang politician na ang gala nila may hawak na pinggan. Tapos, yung may pinggan and then nainom sa pinggan yung isang politician. So, hindi mo lang nila trinay na i-validate kung tunay ba yun or baka naman Photoshop lamang. Diba? Dahil nga syempre, galit siya sa politician na yun. So, ipapatrend nila yung photo na yun without validating. At teka, baka naman Photoshop lang yun. Baka mapahiya ako kaya share itong mga pictures na ito. So, diba? Minsan na-abuso rin, okay? Yung paggamit ng social media pagdating sa politika. Kasi pwede din itong gamitin as propaganda at black propaganda. Okay? So, ayan, ano po. So, minsan pati, syempre, yung ibang mga kampo ng bawat politician, ginagamit na platform ng social media para makapag-twist ng history, makapag-share ng fake news laban sa mga kalaban nila, or makapag-share ng mga propaganda para sa kagigin nila. Okay?
So ayan. Social media in our society. So most Filipino are aware of the information that they gathered on social media. So in our society, technology really changes social media because it helps to improve communication and increase the use of networking sites. Okay, so ayan po. It helps us gives updates on event or every occasion around the world. So kagandahan naman ng social media, ma-update ka sa mga kaganapan sa paligid. So isang click mo lang, buksan mo lamang ang YouTube channel ng isang news organization, buksan mo yung page nila, presto, makakabasa ka na agad ng mga updates. So makabasa agad ng mga news and articles sa mga nangyayari sa kapaligiran. Yun naman, kumbaga, isang ano mo lamang, isang click mo lamang, ano po, unlike like before na kailangan pang mabili ng dyaryo, manood ng TV, bukas ng radyo, di ba? So, social media nga lamang on the spot. Okay? So, yun nga lang, sabi ko nga kanina, hinay-hinay din sa paggamit nito kasi pwede kasi yung nabasa mo is fake news. Pwede rin naman na totoo yung nabasa mo. So, syempre, para makaiwas sa isang fake news, ang buksan nyo lamang po mga pages or mga YouTube channels is yung mga trusted media organizations. Okay? So, para sa makakuha kayo or makakalap kayo ng mga legit informations or news articles. Okay? Next is social media and community. So, social media has a large impact on our community. It can help people to build relationship and help to have a connection. So, ayan nga po, pwede kayong magkaroon ng mga maraming kaibigan gamit ang social media. Pwede rin itong magkaroon kayo mga business partners through social media, makapag-communicate sa iba. Diba? So, makakuha ng mga bagong kliyente kung kayo mayroong negosyo or nasa work. So, ayan po. Social media and a personal and relationship. This one has so much impact on every person. It has a big role in why many of us find someone because of the use of social media. So minsan nakikita nila or namimit nila yung the one through the use of social media. So ayan po ano. So sa mga dating apps, pwedeng sa mga sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Okay? So pag nagkaroon kayo ng special connection ng kasama mo, pwedeng doon mo na makilala yung the one mo. May mga pagkakataong ganyan. Ano po? Okay, so through online chatting. So, social media is the most influential site to this day. In fact, many Filipino knows and use Facebook and other application like Twitter, Instagram, and Viber. So, ayan po. The millennial generation is more engaging that can lead to addiction. Okay? Yun nga lang, disadvantage nga lang is na-addict sila sa kagamit nito. So, bawas-bawasan na rin minsan yung paggamit para naman ma-explore mo yung real world. Okay? The impact of this advanced technology is not good 100%. There are many problems that can cause a teenager to fall into negative implication as an individual. So, in the Philippines, one of the problems is also social media. Dahil nga sa mga crimes, okay, abuses, okay? So, napapasama yung paggamit ng mga social media sites natin, okay? Yung po yung negative side ng modernization of social media, okay? So, most yung gumagamit sa social media is mga millennials or Gen Z, okay? Kasi yung mga literal na adults, okay, mga nanay, tatay, tito, tita nyo, lolo, lola, mas prefer nila or mas prefer nilang medium is television pa rin or ano eh, or radio. Okay? So, mapapansin nyo, di ba, yung mga nanay, tatay ninyo, tito, tita, ayan, lola, lola, mas prefer nilang medium pa rin ang television at saka ang radio. Okay? So, sa panahon ngayon, kasi, ano na kung trusted yung isang media organization, kumbaga, mas maganda pa rin na mas maniwala tayo doon, traditional, kaysa sa social media. Kasi, kung ako tanongin, mas gusto ko yung
binavalidate or nagpa-fact check muna bago i-release yung news or yung information. Kasi pag nasa television kasi, syempre, yan ay binavalidate ng kanilang mga researchers, ng kanilang mga staff bago ipalabas or i-publish sa kanilang mga sites. Unlike a social media, basta may mag-post lamang diyan, maaari itong mag-lead sa misinformation. So, pwede itong tunay yung nabasa mo, pwede rin namang hindi, pwede rin naman ang half-truth, di ba? So, syempre, iba pa rin pag nababalidate, di ba? At merong mga team or researchers na nagbabalidate ng information. Kung sa aking opinion, mas prefer ko pa rin yung traditional na media as a source of information than social media. Although, mas maganda lang social media kasi mas mabilis at mas madali. Sa part naman na yun, mas gusto ko naman ang social media kasi mabilis yung communication, mabilis ka makakaalap ng balita. Yun nga lang, kailangan mo pang i-double check kasi baka mag-lead tayo sa misinformation, di ba? Ayun. Okay? So, syempre, pag nasa social media ka, mayroong mga makikita ka dyan, mga komentarista, propagandista, na hindi, na ang kanilang mga sinasabi is may bias. Pag nasa social media, pag may nakita ka dyan na propagandista or yung mga tipong supporter ng isang personality, so, syempre, yung mga sinasabi nun is pabor lagi doon sa kanya sinusuportahan, di ba? So, syempre, ikaw bilang nakakabasa sa social media ng mga ganun or nakakapanood, pwede malasan yung utak mo at isipan na makapaniwala ka sa mga sinasabi ng propagandista na nakita mo sa social media, di ba? Yung mga pages, di ba? So, syempre, kailangan maging maingat, okay? So, mas maganda pa rin na manood at saka kumalap ng information doon sa mga legit source of information. Okay? So, yun po ano. So, wag basta-basta maniwala or basta-basta sumang-ayon sa mga nakikita mong komentarista or mga propagandista. Maging maingat tayo, okay? Sa pagkalap ng mga information. So, yun lamang po. And maraming salamat. And thank you for watching this video. So maraming salamat po and maraming salamat.